What's up mga sir? Welcome back sa ating mga balitang basketball. Donovan Mitchell ay mukhang makakabalik na sa Utah Jazz, kung saan bumalik nga ito para mag-practice noong Biyernes at target niyang makabalik para sa Game 1. Yan nga mismo ngayon ang objective ni Donovan Mitchell upang tulungan ang kanyang mga kasama para mag-compete at subukang manalo ng kampyonato. Yan nga daw mismo ang kanyang pinapangarap mga sir. At hindi niya mismo hahayaan na panoorin na lang ang kanyang mga kasama. At patungkol naman sa kanyang right ankle sprain mga sir, ay parang okay naman daw ito. At makakaharap nga ng Utah Jazz kung sino ang mananalo sa play-in tournament ng Memphis at ng Golden State. At samantala sa ibang mga balita mga sir, maliban sa 37 points performance na Stephen Curry, tumala itong sa Draymond Green ng 2 points. Pero may 9 rebounds, 8 assists, 3 steals at blocks. At kung siya nga mismo ang nakabantay dito kay Anthony Davis, nakapasok lamang ito ng 4 sa kanyang 13 binitawan. At maliban nga dyan mga sir, itong si Frank Vogel ay napahanga sa ginawa ng Stephen Curry, kung saan ayon mismo sa kanya, lahat ay ginawa nila upang mapigilan itong si Stephen Curry. Pero tumala pa rin ito ng 37 points. At para mismo kay Frank Vogel, hindi nga siya makapaniwala na kahit na ang target ng Lakers ay pahinain o pigilan itong si Curry, ay bigo pa rin silang magawa ito at muntikan lang silang matalo. At samantala para mismo kay Charles Barkley, kung magawang manalo ngayon ni LeBron ng championship para sa kanya, ay mukhang magdadalawang isip na nga siya kung sino talaga ang totoong GOAT o the greatest of all time. At baka oras na upang malampasan niya itong si Michael Jordan. So ngayon nga mga sir, ang Lakers ay parang underdog. At yun nga mismo ang punto dito ni Charles Barkley kung magawang nampasan ng Lakers ang mga powerhouse team ngayon ng liga. Para kay Barkley, parang si LeBron na ang the greatest of all time. Pero para mismo kay Stephen A. Smith ay talagang sinuwerte lang itong si LeBron na maipasok ang kanyang 3-pointer na siya nagpanalo sa kanila. Dahil para mismo kay Stephen A., hindi nga siya si Curry o si Damian Lillard, pero siya nga mismo ay si LeBron. At sa puntong iyon ay parang naging himala ang kanyang tira at parang suwerte lang ang lahat. At para mismo kay Anthony Davis, mas maganda pa nga daw na sundutin ang mata ni LeBron upang maipasok niya nga ang kanyang tira. Kung saan mga sir, sa aksidenteng pagsundot dito ni Draymond Green sa mata ni LeBron, ay parang nanlabo nga ang kanyang paningin. Pero bagkos na ipasok niya nga ang bola, at parang naging partida pa nga kay LeBron. At yan na muna sa ngayon ang ating mga balitang basketball. And as always mga sir, mga ma'am, thank you for watching.